Oo, saan ang biyahe mo? Saan ang biyahe mo? O ikaw, saan ang biyahe mo? Oh, magkakaalaman na. Sino ba itong mga tao na to sa likod ng mga sikat na kalye? Aurora! Aurora Boulevard. Aurora Boulevard na matatagpuan sa Metro Manila, sa Quezon City hanggang San Juan, ay ipinangalan mula kay Doña Aurora Antonia Quezon, ang ating First Lady mula 1935 hanggang 1944, dahil siya ang misis ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Blumentritt Road ay isang tanyag na kalsada sa Maynila. Ipinangalan kay Ferdinand Blumentritt, isang Austrian professor, author, manunulat ng libro tungkol sa Philippine ethnology, at kaibigan ni Gat Jose Rizal. Oo, tanyag itong si Blumentritt sa kanyang mga liham kay Dr. Jose Rizal. Buendia o Buendia o Hilpuyat. Ang Senator Hilpuyat Avenue na matatagpuan sa Makati ay dating tinatawag na Buendia or Buendia, na hanggang ngayon ganun pa rin minsan ang tinatawag sa kanya. Pinangalan kay Nicolas Buendia, isang legislator at katipunero mula sa Bulacan. Pero noong 1982, ipinangalan na ito sa isang dating senador, si Senator Hill J. Puyat. Ah, ito, sikat to. EDSA. O ang Epifanio de los Santos Avenue, kilala sa kanyang acronym na EDSA. Isang tanyag na highway sa Manila na kaya kang itawid north to south mula Caloocan, Quezon City, San Juan, Mandaluyong, Makati hanggang Pasay. Si Epifanio de los Santos y Cristobal, kilala rin sa pangalan na Don Panyong, ay isang kilalang historian, author, at director ng Philippine Library and Museum noong 1925. Oh, Gilmore Avenue, kilalang kalsada sa Quezon City. Si Eugene Allen Gilmore, isang dating Vice Governor General at Acting Governor General noong 1920s, noong panahon ng pagsakop ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. Oh, Loton. Loton ay pangalan ng kalsada at plaza na rin na malapit sa Manila Central Post Office. Si Henry Ware Loton, isang US General Officer na napatay noong Philippine-American War. Oh, Paura. Padre Faura Street ay isang tanyag na kalsada sa Maynila. Ito ay ipinangalan kay Federico Faura, isang Espanyol na Hesuitang pari na direktor din ng Manila Observatory na matatagpuan mo sa mismong kalsada na yon. Ah, Shaw Boulevard. Dati ring tawag ay crossing na matatagpuan sa Mandaluyong pati na rin sa Pasig. Ito ay ipinangalan mula kay William James Bernard Shaw, isang American philanthropist at entrepreneur. Ah, Taft Avenue. Kilala rin sa pangalang Avenida Taft. Isa itong major na kalsada sa Metro Manila na may tatawid ka sa tatlong syudad, Manila, Pasay at Parañaque. Ito ay ipinangalan mula kay William Howard Taft, ika-27th President of the United States at Gobernador General ng Pilipinas noong panahon ng mga Amerikano. Oh, Morato! Tomas Morato Avenue na matatagpuan sa Quezon City. Ito ay pinangalan mula sa kauna-unahang mayor ng Quezon City, 1939 to 1942, na si Tomas Eduardo Morato Bernabeu. Ah, Vito Cruz, Pablo Ocampo? Pablo Ocampo Street, pero dati at kilala pa rin sa pangalan na Vito Cruz Street, ay isang tanyag na kalsada sa Metro Manila. May tatawid ganito mula Malate hanggang San Andres hanggang sa Makati. Ipinangalan kay Hermogenes Vito Cruz, 19th century mayor ng Pineda, na ngayon ay Pasay na ang pangalan. Pero noong 1989, pinangalanan itong Pablo Ocampo Street mula sa isang tanyag na Filipino statesman. Ayan, yung mga nanonood dyan. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Palike and subscribe naman dyan. Axolotl Productions PH. Ayos! Trip mo ba mga gantong videos? Palike and subscribe naman dyan. Ayan, dyan. Pindutin mo yan. Yeah!